So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, bracket B na tayo. So tapos na po natin yung dalawang battles sa bracket A, at yung Looney at Tipsy D nasa semis na po sila. Marireview na rin natin sa wakas soon, no? Pero bracket B muna tayo, punta muna tayo sa bracket B. At andito naman yung Plasma vs Mzite, which is sabi ko nga nakaka-excite mapanood yung mga battles dito sa bracket B, kasi ganyan eh, either way eh, no? Pwedeng maraming questions dito, no? Actually, yung pinakatanong ko dito noong una, bakit, paano, ano yung naging performance ni Smuglass laban kay Mzite? Tapos ngayon naman, ano naman yung naging performance ni Plasma laban kay Mzite? Kasi alam naman natin na malakas si Mzite, 'di ba? Ang lakas niya Lumetra. Pero tignan natin, no, kung ano ipapakita ni Plasma dito. Sa kabila naman yung Rapido, no. Tangina, anong klaseng Rapido yung lumaban kay Acer sa tournament na 'to. So, yung maraming questions, kaya wag natin patagalin 'to. Umpisahan na natin 'tong battle na 'to, Plasma versus Mzite. Let's go. Na, tig-dalawang minuto dapat at stricto dapat tayo. Judges, kayo na bahala pumuntos kapag umovertime. Pahinga natin unang banat. Plus. Check, Reneg? Pinaka-cute sa 3GS. Yan ang laging sigaw ng puta na to. Dahan-dahan lang sa self-confidence, Chong. Masyado kang naniwala sa magulang mo. Ano akala mo? Kakagat yung masa, bro? Isa kang inutil. Basahin mo mga komento. Pinakamaraming thumbs up yung tangina, papansin si Mzite. Siya ang next na tukel. Masasaksihan niyo kung paano ko ito dudurugin. Stilo ko nananatiling deadly. Iiwanan kitang sugatan. Dito walang friendly. Ika nga ni Spade, ang tunay na pogi, hindi madaldal. Dapat lagi lang steady. Kaya ako napapansin niyo, bihira lang ako nagpo-post sa FB. Yo, eto lang mapapayo ko sa gagong to. Yung titulong gwapo, huwag mo nang aangkinin. Dahil para ka lang si Marlo, kahit anong gawin mo, tangina mo, pangit ka pa rin. Yo. At para lang papansin, kahit sino titirahin yan. Doon sa katabong distraction, isa sa mga kapatid natin sa liga ang iyong pinagtripan. Pero na yon, nakakasama man na sa event. Kasi sikat na, ibang klase ng diskarte man. Yung ugali mo parang basura sa Pinas, puro kaplastikan. Yo, at naglabas pa siya ng jingle tungkol kay Duterte. Akala mo kung sino, kinukumbinsin mo yung mga tao na bumoto. Hindi ka pa nga nakarehistro. Yo, kaya yung pagiging political mo, isang malaking gimmick lang. Gusto mo ng tunay na pagbabago, simulan mo sa sarili mo. Magbigti ka na. Yo, ang hilig mo bang sumigaw ng nigawat? Feeling taga LA. Sige, magpaka-egoy ka pa. Tawagin mo na rin Long Beach yung Manila Bay. Yo. Tingin mo, tatalabyan pa kulo mo sa tate? Yan ay hindi okay. Pag sumigaw to ng nigawat sa Compton, itong nagpapagap na NWA, magiging DOA. Yo. At hindi lang ako nag-iisa. Marami na kami nabuburat sa galawan mo. Ituring mong parusa ang bawat bara na pinapamalas ko. Sa bilis ng aking utak, tiyak walang matatakasan to. Kung nasa iyo ang apat na alas, hawak ko tarot cards, hawak ko kinabukasan mo. Yo. Sa akin tong labang to, lamang ako all three. Baka nakakalimutan mo, ako binansagang hari ng style na morbid. Unang round pa lang ng isubuhay, last year patay ka na. Doon na nagtapos ang iyong story. Tawagin niyo akong si Rick sa The Walking Dead. Pinapanood niyo akong pumatay ng isang zombie. Time muna pa natin, Mzite. Okay, so round 1 ni Plasma. Siyempre, unahin natin yung performance. Okay, malinis. Malinis yung performance, naitawid naman niya ng maayos yung mga verses niya, na deliver niya, pero kulang yun sa DN, kulang yun sa haymaker, kulang yun sa punto. Although sabihin natin yes, tumatama kay Mzite, pero parang I think hindi enough yun eh, no? Kumbaga yung mga tumatama na linya kay Mzite is hindi ganun kabigat, hindi ganun ka epektibo. Hindi tumatama lang kay Mzite, no? Tumatama lang kay Mzite, pero hindi sumusugat, dumadaplis lang. So, yun yung mga napansin ko. Kahit na ulitin natin yung buong round 1 ni Plasma, I think ayun din yung masasabi ko eh, di ba? Andun, malinis yung performance, na itawid niya yung mga verses niya, na-speak niya ng maayos, na-perform niya ng maayos yung round 1. Pero kulang sa DN, kulang sa punches, kulang sa haymakers, kulang sa punchline. Punto, mabibigat na salita, pero hindi rin ganun ka. So, in short, ineffective yung naging round 1 ni Plasma against Mzite. So, ayun lang siguro yung masasabi ko. Pakinggan natin si Mzite.
pakinggan natin sa buhay. Tol, mali ka doon. Hindi ako ang susunod na tukel. Ikaw yon, dahil pagkatapos ng laban na to, wala ka ng susunod na battle. Kasi sinasabi mo, yung mga tunay na pogi daw, is Teddy. Oh, pero sa'yo, kamukha mo yung alaga ni Mr. Bean, si Teddy. Kasi tignan mo yung tsura. Hey, game? Game? Game! Sa buhay mag-ingay! Yeah! Putang ina, ito pala ang pakiramdam na umabot ng round 2. Gago. O di ba may nagpalakpakan malakas? Ang tawag ko pa nga dito partida. Kasi yung kalaban ko may plus. Kaya multiple punches para ma-ex ka na sa division to. At ang mas makulit, papaulan ko pa ng dagdag tong si plus para masobrahan at masubtract to sa tournament. Kasi estilo mo, horror ko. Anong tawag sa estilo na yan, tol? Sa mundo may crust, may mantle, may inner core, may outer core. Huwag kang papansin, walang horror core. So gusto mo ng sample na nakakatakot na rap, kunwari? Hoy bata, pag nagkasugat ka, iyari. Kasi sa sugat mo, may lalabas na pare. Ganon, ganon. Hindi ka magiging rap superhero okay. Kahit sa labas mo isuot yung brief mo. Para kang natai sa loob ng bus kasi ang baho ng trip mo. Kaya hindi ka kinukonsider na mga katulad kong underground. Okay, ayos yun, no? Yung horrorcore na may sugat tapos lalabas na pare, yun yung mga panakot sa bata, di ba? Tapos yung natay sa trip, ang baho ng trip mo. Nakakatawa lang yun. Ka magiging rap superhero kahit sa labas mo isuot yung brief mo. Para kang natay sa loob ng bus kasi ang baho ng trip mo. Kaya hindi ka kinukonsider na mga katulad kong underground ang alma mater kasi nakakatawang isipin na ikaw ang plasma. Pero sa ligang to, di ka nagmamater kasi you motherfucker, hindi mo na alam kung ano ang mali mo. F na F mo yung pagiging G pero panay ang pagpapaka-E mo. Ako'y basag na salamin. Kaya wasak ka pag tinignan mo sarili mo. Pagpasok mo palang sa ligang to, proud ka ng ampon. So ever since, hindi ka nalihiti mo. Kaya sa paniningil kong to, ikaw ang pangalawang bayad. Kaya kung tingin nyo tapat na, sige, wala nang patawad. Kinamulatan ko ang rap kalaban, sinugatan ko agad, binaliit mo, kakayahan ko brand pustahan, sinulatan mo na si Smag. At pareho pala tayong Paulo. So ikaw si Paulo Kalangan, ako may Christian. Pero di mo ba napansin na ikaw ay binalaan na Paulo Kalangan, kalaban mo may Christian. Kaya kahit magtago, wala kang takas sa antas ng aking kaliber. Kung si Batas damay nanay, ako damay tatay kasi tatagos to sa pader. Hindi ko basta nagbabaga. Ako okay. Na tumendi ako isinaling bata. Ako ang laso ng tournament. Kaya sunod, si Plasma, saksihan niyo yung itim ng kulay maabo. Hindi ito yung bago, gago, ito yung tunay na ako. Kaya kahit ito dumo pa ang iyong kakayahan, diyan sa akin sapat. Matalo ako ay suntok sa buwan. Sa tanghaling tapat, ano? Wasak na wasak. Wala pa bang sisigaw dyan ang awat na? Ina mo, 2 minutes na pala. Pasalamat ka. Galing! Tang ina. Ang lakas ng second half ni M-Zite. Pumalo at naging effective yung mga returns niya against Plasma. Akala ko itutuloy, ikala ko mangyayari yung tuloy-tuloy na ganun lang eh. No, yung nag-start si M-Zite kasi ng ano eh, hindi ganoon ka powerful hanggang sa nabuo na niya yung kalahati ng ground niya. Ganoon pa rin consistent. So sabi ko kanina habang nakikinig ako, mukhang itatabla ko yung round 1 na. Kaso pagdating ng round ng second half ng M-Zite, pucha, andun na. Naging siksik, naging powerful. Andun niya yung nagustuhan ko naman yung plasma, yung partida, pangalan, yung kalaban ko may plus, subtract, diba? Nagustuhan ko yon, pero para sa akin kulang. Tapos, pero pagdating ng second half, andun na yung Pares Paulo, Paulo ka lang, tapos may Christian. So nagustuhan ko yung ano, yung laro ni M-Zite dun sa part na yon. Tapos hindi lang naman yun eh, nagkaroon pa ng iba't ibang mga haymaker si M-Zite sa round 1 na yun. So I think malinaw, round 1 mas may DN, mas may punto, mas may angulo, mas may reference si M-Zite against Plasma. Yung Plasma kasi para sa akin, ha, kung paano ko natanggap, paano ko narinig, paano ko napanood yung Plasma sa round 1, ineffective talaga si Plasma, yung style niya ineffective yun against M-Zite. So I think malinaw para sa akin
round 1, MZ Chen sa score na 9-8. So, dikit lang naman. Kasi sa second half lang naman bumawi si MZ eh. So, yun. 9-8 in favor of MZ. Isa raw siya sa pinakamalupit. Balikan natin yung mga nakaraan niyang bara. Nung ahon 6, eto isa sa mga ribat niya. Ang imig ka kasi alam mong bakla ka. Sabay dinugtukan pa niya ng magiging falling star daw ako. Gusto pang mahulog ako sa kanya. Pero wala naman binanggit yung kalaban tungkol sa kabaklaan. Kaya nakakapagtaka. Kung nababakla ka na, tangina, huwag ka naman damay ng iba. So, tapos kay Flipsy that one, may hinirit ring nakakaulul to. Sabi niya, human calculator dating mo, pwes sa harap ng taong to, sabihin mo kung ilan bulbul mo. Anong gagawin mo sa bulbul ni Flipsy that one, ha? Aamuyin mo tapos bubulutin? Medyo tanggap na mga bading sa libunan, pero huwag mo namang aabusuhin. Bro. At hindi ko makakalimutan yung binanap mo kay Krega nung second round. Yung, my name is Emzite. There's only one name you can found. Mali na nga yung tenses, tapos wala pang saysay yung bitaw. Pero okay lang naman, sabi ni Gago. At least, freestyle daw. So, paano pala dati? Nung ikaw pa yung estudyante, pag bumabagsak ka sa English, siguro lagi mo sinasabi, Ma'am, freestyle naman eh. Bro. Kaya dinadaayo. Kaya dinadaan mo na lang sa sigaw para magtunog mahusay sa madla. Huwag mong lalahatin dahil meron na rin nakakapansin ng mga pauso mong tula. Ang ibig ko lang sabihin, yung mga linya mo hindi nagbumulat ng mata. Oo, yung freestyle mo na pagkakamalang sulat. Sulat ng tanga. Kaya bago niya siya todo purihin, hinay-hinay lang. Malaki pa rin ang pinagkaiba ng freestyle na malupit sa freestyle lang. Yo, si MZ hindi hadlang. Tuloy ang aking pagbaslang hanggang may dugong sumirit sa duelo. Sapat na ba ang pagbitaw ng bara? Ako hindi kontento. Pagtapos ang lirikal, gagawin kong literal. Makakatikim ng patalim tong bet nyo. Mga kokchilyo ko, didigit sa tagiliran mo. Parang mga kamay ni pistolero. At di la, yo, parang sabay ikaidadisek na parang palaka sa harap ng iyong pamilya. Sa harap ng iyong pamilya. Tapos gagamitin yung jumping rope ang iyong mga bituka. Ako'y halak ha, habang buong pamilya mo umiiyak. Sobrang brutal lang pangyayari kahit si Satanas nasisinta. Tayo pa alam ba natin, MZ? Pahinga natin. Okay, yung round 2 ni Plasma, mas lumakas yun. Kaso may stutter, no? May stutter ng konti. Hindi niya, kung palinisan lang ng round, mas malinis yung round 1 ni Plasma against dito sa round 2. Kaso nga lang ang pinagkaiba, yung round 1 kasi ineffective yung mga angulo niya, yung mga banat niya kay MZ. Pagdating sa round 2, nagkaroon ng ano, na parang nagkabaliktad, no? Hindi nagkaroon ng, hindi, may mga slip ups, may mga stutter si Plasma. I think dalawa yon, nakita ko dalawa, napansin ko dalawa. Pero andito naman yung mga effective na mga bara, effective na linya, effective na mga references. Nagustuhan ko naman yung round 2 ni Plasma. Kaso, yun nga, hindi naman naging malinis. So parang ano lang, break even lang din sa rounds 1 and 2. So yun, ayun lang, maganda yung pagkaka, ang ganda ng mga references niya, no? Yung sa kutsilyo, sa gilid, tapos parang didikit yung kamay, parang ano, kamay ni pistol. Basta may mga reference na sinabi si Plasma na nagustuhan ko. And para sa akin, okay na pambanat yon, okay na linya yon para kay Emzite. Tumama kay Emzite, nagustuhan ko yung mga references, mga angles na ginamit ni Plasma kay Emzite, nagustuhan ko yon. Kaso, yun nga, may stutter, may slip up. So I think we should listen first to ano, to Emzite sa round 2. So, yeah. Ano daw gagawin ko sa bulbul ni Flip si that one? Buti na tanong mo. Ayun pa pala, no. So na yung jokes, no. Sumundot ng jokes si Plasma sa round 2 eh, and para sa akin naging effective din 'yon. Ano daw gagawin ko sa bulbul ni Flip si that one? Buti na tanong mo. Bangag ka ba? Kasi papakain ko sa iyo. Isasangag ko pa. Kasi putang ina, idadisek niya daw ng palaka. Eh ano din ang kinalaman ng palaka sa battle na to? Matatanga-tanga na to. Pinupuno mo pa yung freestyle ko? Putang ina mo ka. Yung sulat ko na pagkakamalang freestyle ng... Ay, yung freestyle ko na pagkakamalang sulat ng tanga? Yung sulat mo na pagkakamalang freestyle ng tanga? Di ba mas masakit yun? Anong round na? Third. Two? Minakay mo, anako puta. Welcome sa isa buhay, Plasma! Puta, kasali ka pala. Babasagin at pagugulungin ka lang dito parang boteng nasagi ng paa? Akala ko ba best of the best? Ba't ka nagpasali ng tanga? Ah, alam ko na. Kaya naman pala. Pero seryoso, si Emzite, birador na mga wap sa hip-hop. Si Plasma, kargador
ng alak sa flip-top. Ikaw ang tunay na inaanak ni Enigma. Gusto niyo ng patunay? Nung AO6, nagbuhat lang ina ilang case, tang ina, kasali na isa buhay. Pero hindi mo alam na pinagtripan ka niya. Ewan ko lang kung napapansin mo. Isinala ka sa event na ang pangalan ni Second Sight porkit alam niya doble paningin mo. Pwede naman sa barako-barako kasi ilong niya pantoro. Walang epekto ang galawang misteryo sa galawang El Toro. Lahat ng kolorong dito, binabaklasan ko ng plaka. Galawan ko pantoro, kaya sa playoffs, dinaabot sa semis. Pag binigyan ko ng Elton Toro, kaya sa akin ka magmalalim. Mamimili ka anong hook. Yung pampatulog o yung pampain sa pating. Delivery ng pizza o libeng. Ah, basta nakakahunt ka na bago dumating. You're ill, you're sick, at talagang gagapang pag hindi magaling. Akala ko ba chicken lang, eh, ba't di nila gets na malakas magbalik, kaya ang lakas ng dating. At alam kong inisip mo kung ano ang mga kaya kong gawin. At sa pagkakataong yun, unang beses niyang maranasang malamo ng imahinasyon. Nagisa na sarili niyang mantika, natambakan ng sandamakmak na pandiwa sa kakaisip niyang kaya niya ako. Ayun, namatay na wasak ang diwa o bumitaw na malalim, anong husga ng tenga. Hindi ka aya-aya, pero kapag ka hindi naman namin ginawa, ang sasabihin, hindi namin kaya. Kasi ito, hindi to rapper, huwag mong kunin sa pricing, baka murahin ng iTunes yan. Kaya pala nung nag-rap, naglagay ng plus sa pangalan kasi hindi niya kaya pag minus one. Hindi ka marunong sumabay sa beat, di ba? Kaya pala yung tempo, timing mo, hindi tututumpak. O sige, instrumental 101, halika. Magsimula tayo sa buk-buk-pak. Kaya huwag ka nang demanding, binigyan ka na ng pagkakataon. Hindi kasi karpentero si K-Jap, kaya hindi pulido yung pagkakabaon. Pero hayaan mo na yon, sali ka na lang ulit, marami pang taon. Another winter, spring, summer, and fall. Bigyan mo na ng oras siya, binigyan ko na ng panahon. Okay. Humina rin si MZite sa round 2. Kung kanina pinagkumpara natin yung round 1 and 2 ni Plasma, na malinis yung round 1, may stutter sa round 2, ineffective yung round 1, effective yung round 2. Yun yung naging comparison natin sa round 1 and 2 ni Plasma. Mas kalat yung angulo, may mga jokes, may mga bars si Plasma sa round 2. Pagdating kay MZite, andito din yung bumaba din, no? Bumaba din kasi score na kanina 9-8 in favor of MZite. Yung second half ni MZite ay yung nagdala yung mga references, yung mga punto, di ba? Na-explain ko na yun sa inyo. Pagdating sa round 2, na bumaba din yung MZite sa round 2 eh. Diba? So, syempre, nag-expect ako na mamaintain ni MZite yung performance niya sa round 1. Kasi, syempre, yun na yung standard. Ayun na yung naging standard ng ano natin. Diba? Ng rounds natin. So, anong nangyari? Feeling ko yung round 2 ni MZite is hindi naging kaparehas ng round 1 niya. Masasabi ko na mas naging mahina yung MZite sa round 2. Kasi, may mga linya siya na ineffective. May mga linya siya na hindi gaano nagpe-pay off. May mga linya si MZite na hindi ganoon kabigat. May mga linya si MZite na hindi tumatama, no. So yun nga, hindi nga nagpe-pay off. So malinis naman na itawid ni MZite yung round 2 niya. Sa kabila naman may mga stutter si Plasma. Kailangan kasi natin makita yun kasi tournament to. So, sa content, masasabi nating Plasma yon, mas effective yung ginawa ni Plasma. MZite naman, feeling ko sa content, medyo nagkulang. Sa performance naman, lamang si MZite nun kasi malinis. Plasma naman, hindi kasi may stutter. So, I think, round 2 is itatablo ko to sa 8 puntos. So, yun muna. Gusto ko, fair judging muna tayo. Hindi, magkaiba kasi sila ng naging outcome eh. Diba? Si Plasma, maganda yung content. Si MZite naman, malinis yung performance. So, magkaiba ng kung saan sila naging edge, no? Kung saan sila naging malakas dun sa round 2. So, I think, fair score, tatabla ko muna yung round 2 sa score na 8. Yun, 16 to 17 in favor of MZite pa rin, round 1, MZite, round 2, tabla. So, pakinggan natin round 3. Plasma, pakinggan natin. Round 1 at 2. Pangina, sobrang sablay. Mumurahin daw ako ng iTunes, ikaw mumurahin ka ng Spotify. Yo. Yung aggression ni MZite sa battle, salungat sa mga kanta. Meron siyang awit bukod sa babaeng may gusto raw sa kanya. Kaso hindi niya kayang malin.
dahil babaero daw siya. Mga itsura naman ng chicks niya, napakasagwa. Panoorin nyo yung babaero song sa YouTube. Nandun yung mga litrato ng mga babaeng natikman niya. Sobra nilang pangit kahit titing galit, siguradong kakalma. So, sige, ikaw na, chick boy. Marami ka nang naipon. Mas pipiliin ko pang maging loyal sa isang may itsura kaysa mapalibutan ng mga hipon. Tapos bigla kang gumawa ng SLS, simpleng love song. Tukol naman sa babae na gusto mo, lang mapang-asawa. Pero wala pa rin improvement. Puta na, wala pa rin siyang buhaya. So, matakbayan pa kayo sa music video. Talagang nawalan ako ng gana. Love is blind daw. Tanga na, kayo yung perfectong halimbawa. At meron kang kanta tukol sa mga bitter sa pag-ibig. Napakalamya mo talaga. Ano ba ibig sabihin ng M sa M-Zite? Maala-ala mo kaya? So, dahil sa pagiging addict mo sa romance, nagiging comedy na ang programang to. Maglalabas na ako ng barel, kailangan na ng action. Masyado ng madrama to. Ang matalo ako, science fiction. Kahit sabihin pa ng tao na puno ng suspense tong tournament, lahat ng mga kasapi natatakot sapagkat horror ang aking nirepresent. Binanggit ko ang iba't-ibang uri ng pelikula. Isa akong tagahanga ng ganong sining. Ikaw ang aktor at akong direktor na may shotgun. Simulan na natin ang shooting. Nakatutok sa tuktok. Isang putok, siguradong sabog ang bumbunan. Para ka nagsindi ng marihuana, dilipad ang iyong isipan. At pagkatapos barilin, balat ay hiiwain hanggang maging duguan tong konsumisyon. Makikita nyo sa M-Zite na puro cut, parang kantutan sa telebisyon. Yo, sinuwerte lang naman siya kay Smaglass. Pero tangina, ibahin nyo ako dun. Dahil kumpara kay Smag, mas epektibo aking armas at mas malaki ang aking ilong. Yo! Sinong manok nyo? Si Looney, Jay King, Acer, Tipsy, paobsyal lang ang lahat na yung taon. Yung trono ko nakahanda na sa impyerno, taga-underground ang magkakampyon! Time ulit para at M-Zite! Okay, strongest round ni Plasma tong round 3. Second half, pumalo yung mga haymaker niya. So, kanina nilalaro, lumalaro na sa isip ko na tangin na consistent si Plasma from round 1 to 2, ay round 1 to 3. Tapos malinis niya pang naitatawid yung mga verses niya dito sa round 3. So sabi ko kanina, consistent. Pero pumalo yung mga haymaker niya and yun, humatak yun. Lakas ng hatak nun. And para sa akin, masasabi ko na ito yung strongest round ni Plasma. So kailangan ni, I think yung round 3 ni Plasma tsaka yung round 1 ni M-Zite magkaparehas eh. Ganun yung naintindihan. Yung yung energy at power na na-feel ko dun sa round 1 ni M-Zite tsaka yung round 3 ni Plasma magkaparehas. So I think ano yun, score talaga yon. Masasabi ko talaga na strongest round yon. So round 3 kailangan ni M-Zite na maulit yung round 1 niya, kasi kung mauulit ni M-Zite yung round 2 niya, tangin na kay Plasma yung battle na to. So hoping na maitawid ni M-Zite yung round 3 ng maayos para maging digdigan yung battle. Pero sana naman walang choke. Sana walang choke. So let's go. Tang inang galing ni Tech Boy. Kanina ako pa yung kakarnihin niya. Ikaw nga tumukang logo ng Chick Boy. Kasi sa akin, para kang manok na naputulan ng taka, tuka. O yung horrorcore, alam ko, isina sa puso, hindi isina sa mukha. Utang inang to, anong underground na magkakampyon? O sige, payag na ako doon. Underground na magkakampyon, pero hindi ikaw yun. Tsaka, hagis ako ng hagis na konfeti, wala ba sa inyo nagtataka? Ang dami na ito, nung gusto nyo, iuwi ko pa. Kung gusto mo ikaw maghagis. Okay. Yun. Papakitaan kita kung paano ba talaga bumuga ng mga para. Matutulala ka pag inalagay ka dalawala para madala ka, para malaman mo din lahat ay kaya mo daanin sa estilo mo nakakatakot. Para sa iyong kaalaman ay matagal ka na nun na para sa iyong kaalaman ay baguhan ka pa lang ay na napakatagal na namin pumalaot, napakamot. Kasi real talk, napakalamya mo mag-perform, napakapanu mo pa magsulat. Sino pinakamahina sa iyo sa lineup na to? Ikaw doon yung pinakabobo sa lahat. Kasi tol, labas yung battle ha, mag-improve ka naman. Matuto kang mahiya. Tapos sasabihan mo mayabang? Oh sige, mayabang na pala kapag hindi ka nagpapabaya. Nasa tournament kami. Dapat ipakita mong kaya mo kahit hindi ka magaling. Ako mayabang akong kalaban, pero yung paghanda, pagbibigay ng magandang laban, ganun ako rumispeto ng palihim. Lahat tayo meron kanya-kanya limitasyon, pero dapat ikaw, alam mo na kapag ka hanggang dyan ka lang, sagad na. Hindi yung puro kakayabangan, wala ka namang pinapakitang maganda. Ilang taong ka na? Paglaki mo, ano gusto mo maging?
Malaki ka na, kaya dapat alam mo na. Since 2010 ba to? O 6 na taong ka ng tanga nang walang pumupuna. Kaya tol, gusto ko sana mag wordplay, metaphor, reference, o kaya jokes na para sa katatawa mapagulong kayo. Pero mas pinili kong gumamit ng simpleng salita para bumaon agad sa isip mo na makatulong naman sa'yo. Kasi nung laban niya kay Harlem, sabi niyo, this is a Flip Music exclusive. This is a Flip Music exclusive. This is a naghang. Ano ka pinasukan ng Trojan? Tuwan-tuwa sa'yo si Bojang. Kaya sa mga kumpanya dyan, nananawagan ako, kunin nyo na po itong hayop na to. Kasi pag nakalimutan nyo yung linya niya, popromote niya na lang kayo. Kaya Anigma, nakakatakot bigyan ng movement yan. Tangina, mag-ingat ka. Ngayon pa nga lang, nakakalimot na. Paano pa kaya pag sumikat na? Mm. At total, ito naman aking second sight dito sa second sight. Kahit magsuot ka ng rosaryo, hindi kita titigilan ng kakataga. Bawat buwelta ko kasi balentong, kaya from A to B side ka bubulagta. Kaya kahit bumaha sa San Juan, hindi ka na makakaahon gago. Dahil para tayo nag-aspakan sa Pampanga, kasi tignan nyo, balibag ho. Tangina, ano, nakakapanginig no, na para kami na maligno, second sight. Lahat ng battle memorable, second sight, pero pangalan ko lang naririnig mo. O ano pa, o sa lupa, ang aabuti na naman sa akin. Kaya salamat Panginoon, ako'y muli mong pagpapalain. Sabay bagsak ng lapida, 10 ama namin, makiramay na lang kayo. Darating ang araw na matatalo ulit ako, pero putang ina mo, tinitiya kong hindi yun sa'yo. Time, ano? Petix ba? Ikaw, practice pa? Ekis na? Shasha, kitakits na lang pag semis na. Time, pleto, pag-iabang. Lakas. Ang lakas, min. Ang daming mabibigat na linya si MZ dito. Ang lakas nun, men. Hindi ko pwedeng i-disregard yun. Solid yung round 3 ni MZite sa mga punto niya, no? Nagustuhan ko yung mga punto niya kasi after ng isang punto, pupuan ulit. Set up, tapos punto ulit. Tapos, ganun eh. No? Punto per punto per punto. Alam mo yun, dikit-dikit yung, ano, yung mga punto ni MZite. Unlike kay Plasma na i-score siya, may tatama na linya doon. Tapos, set up, may mga chance or may mga instances na yung ibang punchline ni Plasma is hindi nagpe-pay off, tapos set up ulit, tapos dun susuntok, tapos hindi ulit mag-pay off, tapos dun ulit susuntok. So kay Plasma may gap, no? May gap para sa akin lang naman sa kung paano ko napanood yung round nila parehas. So may gap, no? So Plasma punto, tapos hindi may gap, tapos punto ulit, tapos may gap ulit, tapos may punto. Unlike kay MZite, punto, punto, punto. Tangay na effective, sobrang effective ng ginawa ni MZite sa round 3. Akala ko, itatabla ko siya ito. Pag nanonood ako ng mga battles, sineset ko na yung score eh. Sineset ko na yung score, tapos pinapakinggan ko na lang yung isang MC para kung sakaling feel ko na pumantay yon or kulang yon, madali na lang ako makapag-adjust. Pero anong nangyari kasi, nakapag-set na ako ng score kay Plasma. So sabi ko, strongest round ni Plasma yung round 3, bibigyan ko ng 9 points yun. Diba? Strongest round yun, 9 points yun para sa akin. Sabi ko nga, yung round 3 ni Plasma tsaka yung round 1 ni MZite magkapareha. So I think 9 points is enough para dun sa performance ni Plasma. So 8, 9, so I think that's 25. Kasi 8, 9, 25 points para kay Plasma. Kaso kay MZite kasi ang lakas nun, men. Sabi ko nga sa inyo, nakapag-set na ako ng score kay Plasma. So pinapakinggan si Plasma, si MZite hanggang sa ginagapang, no, gumagapang ng gumagapang hanggang sa tumabla na si MZite. Pero mabagal eh, mabagal yung progress eh. So sabi ko kanina, mababa yung start ni MZite. So if magtutuloy-tuloy siya ng ganito, kay Plasma ko ibibigay hanggang sa paangat ng paangat, tapos pumantay na si MZite dun sa performance ni Plasma sa pamamagitan ng pagsasabi niya talaga ng mga effective na punto eh. So dumating na tayo sa point na tumabla na si MZite, kaso hindi pa siya tapos doon. May pinakitaan niya pa rin tayo ng mga effective lines, ng mga punto, nagustuhan ko yun. And yun, hanggang sa tinapos ni MZite ng ganung kalakas. So I think MZite got this. Strongest round niya yung round 3. Pasensya na Plasma, strongest round mo yung round 3, pero I think yung round 1 ni MZite, yun lang yung
yun lang yung level. Pero yung round 3 kasi ni MZite para sa akin, mabigat yung mga pinupunto niya dito at na-overcome din niya or na-overtaken din niya yung performance niya dun sa round 1. So I think 10 points ang ibibigay ko, no, sa round 3. Enough yun kasi kung ina 9 ko yun, kung itatabla ko yung round 3 nila parehas, parang ano naman, ang unfair naman nung kasi mas nagustuhan ko yung mga punto, no. Pero dikit, no, hindi naman, hindi ko naman sinabi na malayo yung agwat. Dikit, no, siguro lumamang lang si MZite sa mga dalawa or isa o dalawang mga effective lines. Ganon, parang ganon lang kadikit, no. Gabuhok lang. Pero sa battle na to, I think MZite got this, no. 10 points, 10 is to 9. Kita nyo naman yung naging score, 10 is to 9. Malinaw na dikit yung battle. So, round 2 tabla yun. Round 1 and 3 MZite ako dito. So, Plasma 8, 9, 25. Si MZite naman 9, 8. Tapos 10, 27. So, 27 to 25. Round 1 MZite, round 2 Plasma, ay round 2 tabla, round 3 MZite. So 1 and 3 MZite, 27 to 25 MZite ako dito. Pero alam naman natin na si Plasma yung nag-advance, pero sana dikit yung naging scoring nito para either way, no. Let's go. Yo, Flip Top Second Sight for Subway 2016 tournament. Tsaka ito pala, gusto ko rin yung ender ni ano, ni ender ni MZite, yung matatalo rin ako pero tinitiyak ko hindi yun sayo. Basta marami naging quotable line si MZite dito, yung suntok sa buwan pero sa tanghaling tapat. Basta marami. So mas maraming tumatak na linya si MZite dito sa battle na to compare kay Plasma. Plasma vs MZite. Grabe yung laban na yun. Flip top again. Super best para sa kanila pareho. Para sa inyo lahat. Shoutout sa inyo lahat. Ang boto, 5-2. 5-2, fuck. So, pakinggan natin to. Alam naman natin si Plasma to. Advancing sa tournament, Plasma. Sounds kayo. Pero pakinggan natin yung dalawang judge na bumoto kay MZite, no. Kailangan natin mapakinggan yun kung pares ng vote natin na 1 and 3 MZite. Judges. At bago tayo magsiuwian, nandiyan pa rin DJ Supreme Fist. Tambay lang tayo lahat. Usapan natin yung mga laban. Enjoy pa. Boto ko yun ng Binoto ko si Plasma. Sobrang ganda ng laban, ganda ng pinakita ni MZite. Kumbaga, mas naging effective lang talaga si Plasma. Parehas naman sila gumagamit ng laro. Grabe yung iba't ganyan. Pero, mas naging... Ayun pa pala. Buti na narinig ko kay Lanceta. Rebattles. Yung mga rebattles pala ni MZite para sa akin, effective din yun. Unlike kay Plasma na hindi siya nagre-rebat gaano, or kung mag-rebat man siya is hindi ganun ka-epektibo. Kay MZite kasi nababalik niya talaga. So isa sa mga naging edge din ni MZite yung rebattles dito. Effective din siya. Chris Delano, round 1 kay MZite talaga yun. Round 3 kay Plasma, makikita mo naman obviously sa video, makikita mo kasi talaga panahal sa round 3 tsaka round 1. Round 2, sobrang nahirapan ako mag-judge kasi sobrang dikit. Siguro preference na lang kung anong trip mo, na-tripan ko lang yung Plasma kasi more and more sa akong tao. So, yun yung naging preference ko, kaya si Plasma binoto ko. Pero round 1, mga tig, MZite, round 3, Plasma talaga. 2-1. Okay. Plasma versus MZite. Round 1, binigay ko kay MZite. Yes. Round 2, binigay ko kay Plasma. Tapos sa round 3 medyo parang hindi ko na kuha yung huling mga linya ni Plasma, so binigay ko kay MZite. Kaya 2-1 MZite, pero props kay Plasma. Okay. Congrats. Binigay ko yung round 1 kay MZite, last round na yun. Strongest round ni MZite para sa akin. Round 2 kay Plas, siguro yung round 3 kay Plas ko rin binigay. Sa round 3, sobrang yung strongest naman ni Plas. Kasi yun yung naging weakest ni MZite para sa akin. Weakest. Ang haba, although yung pinupunto niya masakit, pakinggan. Pero ang haba na pinupunto niya, naghihintay ako ng haymaker. At yung part tama, yung
mga ano yun, mga name ng events na flipped up, it was done by somebody in the past. I'm sure of that. So yun, na minus point ko dahil doon. Plus. Okay. Left eye blind prime armor 4. Binigay ko yung boto ko kay MZ. Round 1, para sa akin kay MZ, yung paggamit, yung flow niya, yung content, tsaka delivery niya mas intense sa round 1. So, pero malakas rin naman si Sir Plasma, pero para sa akin, MZ pa rin ang ibabaw sa round 1. Round 2, binigay ko kay Plasma, medyo umbina rin yung round 1 ni MZ. Ang laki naman pinagbago sa round 2, mas malina sa round 1. Si Sir Plasma, mas malakas naman siya sa round 2 para sa akin. Round 3, medyo dikit na dikit yun. So, binase ko na lang sa paggamit ng mga syllables ng grid. Kung paano kinonek-connect yung mga tugma ng mga salita, yung content. Mas malakas rin yung content ni Sir Plasma. Pero para sa akin kasi, mas yung content, mas mahirap gumamit ng content pag yung mga salitang magkakatunog. Yung syllables na mga salitang magkakatunog. Pagsusunod-sunod rin mo pa, mas mahirap para sa akin kasi iba yung rhyming lang sa, para sa akin, iba yung rhyming sa tugmaan talaga na per syllable magkakatunod. Okay. So para sa akin, lumamang si MZ doon sa flow, sa yung content halos, pareho naman talaga, malakas pareho yung content, yung flow. So sinasabi niya yung difficulties ng writtens. Para sa akin, lumamang si MZ sa round 3, so MZ yung binoto. Tiger Bian, round 1 binigay ko yung M-side, pero yung 2 and 3 binigay ko yung Plasma. Para sa akin, mas sunod-sunod yung sunod yung Plasma. Okay. Okay din ba yung M-side, pero mas lumamang sa Plasma sa akin sa 2 and 3. Para bilang ako lang, Plasma. Wala kang ito, pricing patch 1. Ganunong laban. Para sa akin, round 1, klaro kay M-side. Round 2, klaro kay Plasma. Okay. Round 3, yung nahihirap ako mag-decide. Kung sa intensity ng performance, MZ, pero kung sa content, Plasma. At sa preference ko, mas dun ako sa pumili sa creativity, dun sa overall na structure ng kanyang verse. Kaya mas binigay ko yun kay Plasma. Yun, pero sobrang last rin ang pinakita ni MZ. Pero yung suntok sa buwan sa tanghaling tapat, nasabi na yun, zero ayata. Okay. So marami palang naging minus lines sa judges yung mga inispit ni ano, yung mga inispit ni MZ, marami pala dong ano na narinig na ng ibang judges, kaya niles na rin. So ayun, I think naging malinaw naman yung ano, yung paghimay ng mga live judges natin. Ako kasi first time ko rin marinig yung mga ganun, kaya siguro mas naging na-hook ako doon sa mga linya na yun. Pero ayun, nag-gets ko naman yung mga punto kasi sinabi ni Apok, 'di ba? Sinabi ni Apok ganun din na narinig niya sa iba, tapos narinig ni Balakid, ganun narinig na rin. Narinig natin kay Balakid na sinabi niya na narinig na niya yung ibang linya, 'di ba, sa ano. So yun, ang galing noon, at least kahit pa paano na breakdown nila ng mga judges yung mga punto nila, and I agree naman sa napaniwala naman nila ako doon, na convinced naman ako doon, pero yun. Ayun. So isa na lang, isang battle na lang yung i-review natin dito sa bracket B, yung Rapido Acer na lang. So, kita-kits tayo doon, mga humag. Peace out.